Hello po mga kamami, welcome back po sa ating channel, and once again it's Mommy Joy, and for today's video samahan niyo po ako na magligpit, maglinis dito po sa kalat po na dala ni Bagyong Ulysses. So wala po akong gagawin ngayon sa first part po ng ating vlog kundi magligpit po muna dito sa lapag at magayos po ng mga plants. So tara, let's! So yan mga kamami, yan, syempre po, suot ko na po ang aking mahiwagang boots. Yan, boots. Para hindi po masaktan ang aking mga gininto and daliri. Yan. Syempre, meron pong garbage bag. Nalagyan po ng mga batours. Yan muna siya. At dahil meron po akong nagkakaroon po ako ng mga allergies eh. So, kailangan po itago ang daliri din. Siyempre, ang atin pong walis-walis, Gaspana Cute, at ang Unicare Wipes, na kung saan ay pwedeng ipampunas-punas. Social, mga kamami. Wow, galing! Kakasimula pa lang po ng ating vlog. Nagbi-blink-blink na po yung battery pack. So, ayan, anytime, mag-stop po yan. At magpapalit po ako ng battery. Gilas. Kanina po, ang full po yung memory card. Ngayon naman po, yung battery pack. Mga kamami, ang gaganda po ng cactus. At talagang yung kanila pong pot, yan, pinagligyan po ng Vienna sausage. Wow! Ito pa po yung isa. Akala ko po nung napanood ko to sa live, nakita ko po sa mismong live, akala ko po kaya ganun yung color niya, blurred lang. Bukod po pala talaga sa pagka-blurred nung live nila, talagang iba po pala yung color niya, oh. Para pong parang ma-pink na ma-peach. And unlike po dito, green na green. At dahil hindi naman po sila maselan, maski nandirito lang sila sa labas, maulan at maarawan, at dahil bisibisihan pa po ako, hindi ko muna po sila pinapansin, hamon muna po sila dito. Yan, nakakapaghintay po sila bago ko po sila mailipat sa kanilang kanya-kanyang bagong pot. Yan, good evening po sa aking nagmamagandang sibuyas na na-orthopedic dahil sa Bagyong Ulysses at humahaba na po. Ayan. Mga kamami, meron na po siyang baby, oh. Si Sansibuya Bonsel.
Yan, meron na po siyang baby. Ayaw niya mag-focus. Yan, may baby na po siya. Yan yung isa din po, ayan. Meron na din po siyang baby. Siyempre, hindi po pa huli yung isa at lumalabas na rin yung kanyang ugat. Kailangan na pong ano, kailangan na pong ilipat. Yan, nagbibigay ano na siya. Tumatawag na po ng pansin. Dalawang ugat na po yung kumakawala. And, ayan. Kumbaga po sa ngipin, ayan, nasungki. Dahil sumingit po dun yung anak na wala po sa alignment yung isang kamay niya. Ano, mga standing still po nung bumagyo. Actually, may mga nahiga-higa, pero buong-buo pa rin po ang kanilang mga leaves dahil matitibay nga po sila. Ito po yung ano, nung pagsilip ko pa lang, ito na yung mga unang ano, knockout. Dahil nga po, di ba, pag nahipan sila ng hangin, dahil, ayan, may lapad yung kanilang dahon, natutumba sila agad. So, ito po yung isa, may patubo na rin na isa, ayan. And then, ito po, dalawa. One and two. Ito pong snake plant na to, hindi ko matandaan yung ano, yung pinaka-ID niya. Yung pinaka-ID niya, parang may silver po yata eh. Ayan, ano po ito, bali, kung di po ako nagkakamali, dalawa or tatlo na pinag-isang pot ko, pinagsama-sama ko po siya. For the meantime, dito muna po siya sa pot na to para magkakasama sila. And then dahil nga po nakalaylay, yung isang dahon na pinakamalaki, pinakamahaba, bali dalawa sila, nilagyan ko po siya ng ano, ng tali. Ayan, niribunan po muna. Ito po yung humiga na natanggal na ng isa. At ako, ayan, mukhang mamamatay na rin tong isa na to na damage na. Pero, ay, kasal, ay! Ay, ayun na po, tanggal na talaga. Ayan. So, iripat ko na lang din po. Parang buhay pa naman. Hindi pa naman po parang natutunaw yung dito niya. Ayan, ano po ito eh. Galing dun po dun sa give vlog ni Tita Elaine. Magalaw-galaw siya. Parang dalawa din po yata to eh, dalawang nursery pot na naka-plastic na pinag-isa ko. And then ayan, medyo mag-dry-dry yung mga dulo ng kanyang leaves. Ayan. Meron po silang kapatid sa loob. Pagsasamahin ko na lang po sila para mas happy. Ito, hindi ko rin po matandaan yung tawag sa kanya. Tatlo rin po ito na pinag-isa ko. Ayan, ito po sa natry. Ang ganda po niya sa personal. Ano po siya, yung pinaka-pattern ng dahon niya. Hindi ko po alam kung ano to eh, kung variety din po ito ng San Siberia. Alam, medyo may pagkamatigas, may pagkamatigas din po yung dahon niya. Saka, ma-sharp po yung mga side niya. Parang may mga, ano po, parang maliliit po ng ipin dito. At ang mga baby po ni Mommy Joy na copper tone, snake plant na copper tone, na talagang matitigas. Ayan po, matitigas yung dahon niya. Pero nakaka-inlove po sa personal yung kanyang pattern. Hello mga kamami, after po ng paglilinis dun sa labas.
na bagyo. May i-open po ako na ano na package na in-order ko po kay Lazada. Siyempre gamit po ito sa paghahalaman. Yan mga kamami oh. Ano ba ito gamitin? A few moments later. Yun, yun yung pinakalock niya. So pag iginanon, para mas safe po pag itatago, kailangan niyo na i-push yung lock. Yan. Yan, hindi na po ako mahihirapan sa pagkakat ng mga stems ng medyo matataba na plants. Pag merong kailangan ng i-let go. And ito naman po yung isa. Magkaiba po yung size, design ng kanyang ano, tip. Ito pong isa, nakapa-curve na shorter. Ito naman po isa straight na long. Siyempre meron din po siyang ano, lock. So, ayan. Yan, pag ganyan, para ka lang, ano, nag, parang sa, ano, pag nag-niniper, ganun, may spring. Ayan, ito po yung lock niya ulit, yan, pag itatago para safety. Yan, ganyan sila pag naka-open. Then, may safety lock. 60 plus lang po ito, round off po natin sa 70 pesos each. So, itong dalawa po na to, 183 pesos kasama na po yung shipping. Yan, ang seller po is Candy Online Shop. Yan, sa Lazada po, Candy Online Shop. Check nyo na lang po dun kung gusto nyo po, kung gusto nyo rin po ng ganitong klase or type ng ano, ng gamit po sa paghalaman. Next, Lazada siya in order pero naka JNP ano siya. Package. Plastic. So, yan mga kamami, meron siyang pa-free face mask. Thank you for the purchase and supporting our business. You make me smile. Antonio's Business Solution. Stay safe, rate us 5-star and leave comments in buyer section. Yan, meron po siyang pa-free ganyan. At nakakatuwa mga kamami, oh, meron din siyang ano, freeing lettuce seeds. Yan. Yan, lettuce seeds. Ah, lettuce seeds po lahat yan. 3 packs of lettuce seeds. Yan. Tapos, ito po yung pinaka-guide niya. Yan, dito po nakalagay sa guide na naka-insert dito sa package kung paano po gamitin itong si Humic Plus. Nakita ko po ito mga kamami sa post sa group eh, na sobrang lush po nung ano, nung halaman na nakapost nung owner nung halaman with this kind of fertilizer mga kamami. Soil conditioner. Sobrang lush po nung kanya mga aglaw nema mga kamami. Promise. Sana lang maging successful po pag ito na po ay aking ginamit. Safe, proven, effective, affordable, eco-friendly. Humic Plus is a soil conditioner and fertilizer enhancer with contains humic acid, potassium. 100 grams po each pack. So, tatlo po yung binili ko na yan. Ang halaga po nito is kulang 500 pesos po ang isa. Yan, ang binayaran ko po is 1,440 for this 3 packs kasama na po yung kanyang shipping. At ito nakalagay naman po dito kung paano siya gamitin. And dahil ano po ngayon, Dilig Day, itatry ko na po siya sa mga ilang halaman na naka-schedule po na diligan today. And i-update ko po kayo kung ano ang mangyayari sa ating mga babies. After po, madiligan itong Humic Plus Soil Conditioner. Sana po, okay siya. And then mga kamami, kagabi po, meron po akong ilang plants na ano, na niripat. Yan mga kamami. Actually, ano po ito? 3 pots po ito ng Albo na pinagsama-sama ko po actually. And hindi ko po alam kung bakit nagkaganito sila sa akin. Ito po yung pinaka-panganay. Ito po yung una ko nabili. Siyempre, tinanggal ko na po siya dun sa original pot niya kasi sobrang bigat. Pero meron naman po siyang patubo. Ayan.
Nalagas po ang kanyang apat na dahon. Then, ito yung panglima. Tapos, ito po yung bago niya. And then, ito po yung dalawang bago na ano. Pinagsama-sama ko sila. Sana lang maging masaya sila. And, parang hindi na ano. Parang hindi po magtampo. Ayan. Bali, tatlong ano po ito. Tatlong albo na pinagsama-sama ko na po sa isang pot. Update-update po kung ano po ang mangyayari. And then, eto mga kamami. Ang akin pong nagmamagandang si Monstera Adansoni. Na, ayan, ginamit ko na po yung pinakamahabang pole na 3 feet. Ayan, na nabili ko din po sa Lazada. Kapag dito nilagay. Yan siya mga kamami. So, kagabi lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ano, na i-repot siya kasi natatakot ako na baka magtampo or madedo. Dahil lang kabilin-bilinan po sa akin nung nabilan kong seller na to, huwag ko na daw po siyang galawin sa pagkakatanda ko or huwag ko munang i-repot kasi super stable naman siya. Dahil hiyang po siya dun sa pinanggalingan niya na dun sa kanyang pot, dun sa kanyang original soil. Pero ang problema ko po dun, kapag natutuyo yung soil niya, as in yung parang clay, yung parang putik na ano, na soil. So, eto po meron pong nag-share sa akin kung paano po or kung ano ba yung ginagamit nila na media or medium sa pagre-repot or kung ano po yung best medium na pwedeng gamitin sa Monstera Adansoni. So, yun nga po, ayan kung mapapansin nyo siya, ayan. Actually, ang inori ko po coco cubes, pero coco chips po pala pag ganito, sobrang ano po, kasi sobrang liit. Ayan, kasi may mas malalaki po dito, yung parang pag pinagsama-sama po itong tatlong ganito, isa yung mabubuo. So, medyo maliit po siya. So, chips po pala ang tawag dyan. Yung ginamit ko pong media dito is 60% ng coco chips, 20% po ng pumice, ayan, pumice. Ayan, pumice po na gabutil ng mais. And, ayan, kung mapapansin nyo po, medyo nagda-dry na. 20% po ng coco feet. Dahil wala po akong mahanapan pa ng dried alocasia leaves, yon. Mas okay daw po yon, mas maraming, kumbaga mas healthy na yun ang gamitin dahil base po dun sa senior nila sa akin na video, yun nga po ang gamit. 60% ng coco cubes or chips, 20% ng pumice stones, and 20% ng dried acacia leaves. Pero yun, wala pa nga po. So yan muna po ang ginamit ko. Pero nagtry na rin po ako na magpatulong sa ibang friends na maghanap. Dahil mas masustansya daw po yun, kumbaga, sa pag yun ang ginamit sa halaman. And this medium is soilless mga kamami dahil, inuulit ko, coco chips or cubes, pumice, and coco feet lang po yung ginamit ko dito. Wala po siyang any soil or potting mix na kwan. So talagang ito po is soilless. Yan, at bala ko na din pong ilipat yung ano. I-repot sa ganitong medium ang gagamitin si Manjula. And mga kamami, ito po yung isa po sa na-repot ko kagabi. Yan. Nadidiliman dahil dito kay ano, kay Gigantium. Philodendron Gigantium. Yan po siya. Regalo po ito sa akin ng aking birthday. Laki-laki naman niya kasi. Yan. Yan siya mga kamami. Si Fortune Plant. Na ayan, may pa ano pa po, may pa coco fiber pa po ang peg. Yan, regalo po yan sa akin ng birthday ko ni Sis Nelsie. Unique mangulabnan plants. Thank you Sis Nelsie. Ah, di ba ang ganda? Actually, nung binigay niya po sa akin to, meron pong red ribbon dyan. Ayan. Tinanggal ko na po nung iniripat ko siya. Yan ang kamami. And ito po syempre, itutuloy po yung pagre-repot. Yan, ito po si Syngonium Neon. Yun po yata ang tawag dito kasi talagang kakaiba siya dun sa aking dalawang Syngonium dito. Iba po yung kulay niya. Yan pag sa personal po ito, sa kapag maganda yung liwanag niya. Neon green po ang ano niya to, color.
Yan, nire-repot ko po siya sa white ceramic pot. Ang kamami. Thank you again, Sis Nelsie. And this one. Yan, nung nakita ko po ito sa kanyang live selling, minahin ko po siya agad. Nung, maski medyo blurred. Kasi parang ang tingin ko talaga pink itong half. So, yan po talaga. Pink naman nga po talaga. So, ang code po niya dito, ang tawag po niya dito nung live is Mickey Mouse. Pero hindi po pala siya Mickey Mouse. Singonium po pala ito. Yan. Napakaganda po nito sa white pot. Kaya, i-re-repot ko na rin po siya. Yan, ito pa po isa. Aglaonema. Hindi ko po alam yung pinaka-ano niya eh. Pinaka-ID. Pero dahil natutuwa po ako dun sa may mga pink-pink na shade na color niya. Yan, para dagdag po sa aking mga babies. Maganda rin po ito sa white pot. And meron po pala akong ano, ito pa po pala yung isa sa mga, dalawa sa mga na i-repot ko kagabi. Yan mga kamami. Ito po yung aking sansin na baby na nanggaling po dun sa mas maliit na pot. Mas maliit po dito yung patatas, gagalaw-galaw po siya. Tapos napansin ko yung pinaka-medium po na soil na ginamit niya, yung parang durog, yung parang black na durog siya. Ito yung magdidiligan niyo po siya, yung nagkakahulog po lahat dun sa hole. So nag-decide po ako na ano, para mas lumaki siya, inilipat ko na po siya sa bigger pot na susunod ang size. Yan, dahil ang sabi nga po, gradual yung paglilipat ng halaman. Hindi porke nakita mo na nakalipat-lipat ni halaman, ililipat mo naman siya sa sobrang laking pot. Hindi daw po ganun. So, yung pinanggalingan po nito na pot, sumunod lang po yung size na liit sa kanya. So, dito ko po siya inilagay. And then, eto naman po, yung nanggaling po ito, na-order ko po ito kay Sis Ena. Na, ang pinanggalingan naman po nito is this pot. Ito mismo pong pot na to. So, ayan. Ganyan po ang ano, ang paglilipat gradual. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung pinanggalingan nito na pot. Yan. Imagine niyo na lang po yung inisinasabi ko na from this pot, ito isinalin ko po siya dyan. Yan. Ganyan yung difference niya. So, yung pinanggalingan po nito, maliit, mas maliit lang din po sa kanya na pot. So, ayan. Ang dami na po. Kung mapapansin niyo, ito na po yung mga new leaves niya. Yan, ito po, mga new leaves. Medyo light green pa po siya, pero ito po mga original is mga dark. And, ito naman po, ito yung original niya na leaves. May parang baltik-baltik. Pero ito pong lumabas, dahil hindi pa po siya nagmamatured enough, is light pa po siya. Pero meron na din po siyang ano, mga design dyan. Hindi, pag po tinitigan ng ano, ng malapitan, ayan, makikita naman po. Yan. Pero dahil baby pa sila, hindi pa sila ano, kulang pa sila sa ano, sa pag, yun nga, baby pa, ganito pa lang yung kanilang kulay. So yan, mga kamami. Yan, and that is all for today's vlog, mga kamami. Kung nagustuhan nyo po ang ating vlog for today, ay paki-give us a like and paki-subscribe na po kayo sa ating channel. Stay safe, everyone. And until our next video, bye!